A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Manna alaina bi bulugh Ramadan wa hassana 'ala al infaq fihi wa tilawati al Quran. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abdullah wa rasuluh. Fallahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'a hajjahu bisan ila yamiddin ma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ay ating ipagpapatuloy ang ating talakayan, ang ating pag-aaral hinggil sa Fiqh Siyaam. So inshallah ay ating tapusin yung mga ilang issue na kaakibat at may kaugnayan sa syuru o kondisyon sa pagiging obligado ng Ramadan. Okay, pero bagong lahat, nakita niyo bang ano, presentation? Opo. Okay. So, bilang pagpapatuloy mga kapatid, inshallah subhanahu wa ta'ala. So pag-usapan natin ngayon inshallah tulad ng kahapon ay atalakay natin tungkol sa niyat, ika nga, tungkol sa intensyon ng para sa Ramadan, para sa obligadong pag-aayuno. At yun nga sinasabi natin na ito ay hindi pinagkasunduan ng mga scholar. May mga iba mga ulama nagsabi na sapat na ang kondisyon na bawat gabi ay magkakaroon ka ng layunin para sa pag-aayuno. At ang pag-aayuno tinutukoy dito na kinakailangan ng pagkakaroon ng intensyon sa gabi pa lamang ay ang obligadong pag-aayuno. Every night yun. Then, may mga iba mga scholar naman nagsabi na na ang kondisyon dito ay ang pagkakaroon ng continuation, continuity, ika nga, na layunin sa umpisa pa lang, sa umpisa. Ibig sabihin, sa pagpasok ng Ramadan, Ramadan bukas, ngayong gabi, halimbawa, ay kinakailangan na maglayong ka, na mag-ayuno ka entirely sa kabuuan ng Ramadan. Okay? Ngayon, pag-usapan natin bilang pagpapatuloy, inshallah, ang hukum tabyitin niyati minal layli fi siyami tatawwu. Kasi kung kanina ay para sa obligadong pag-aayuno, let's talk about the voluntary fasting. Ang batas or hatol sa pagkakaroon ng intensyon mula sa gabi para sa pag-aayuno ng voluntary. Okay? Para sa pag-aayuno ng tinatawag na voluntary. Okay, so halimbawa, assuming na gusto mong mag-fasting bukas bilang voluntaryong fasting, every Thursday, every Monday, ayamal belt, o kaya yung buong unrestricted fasting. Okay? Tapos, kailangan mo bang isakatuparan ang niya sa gabi para doon sa voluntaryong pag-aayuno? So, tunghayan natin. Yajuzu liman arada siyama ay yanwiya siyama tatawu'i athnaan nahar. Pinapahintulutan para sa sino mang nagnanais at naghahangad
Okay, o may plano at may balak na mag-ayuno ng voluntaryong pag-ayuno na kung saan ay maglalayon siya atnaan nahar sa araw na sa kasagsagan ng araw. Okay? Ibig sabihin ang ano dito, ang punto dito, halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa, wala kang balak na mag-fasting bukas. Wala kang balak. Okay? Nang voluntaryo ha. We're talking about the voluntary fasting. Tapos natulog ka after Ramadan, gumising ka after Ramadan, after Fajar, anong Fajar, gumising ka syempre para magsala ng Fajar. Tapos after ng Fajar, hindi mga siguro natulog ka ulit, no? Tulog ka ulit. Gumising ka ng alas 7 or ng alas 8 or alas 9. Okay? So dito saka mo pa lang ma-realize na gusto mo magkaroon ng fasting. Ibig sabihin, bakit kaya mag-fasting na lang kaya ako? Kasi wala naman ako sa total, wala naman ako nakitang pagkain eh. Wala akong nakitang agahan. Tamad akong bumili. Mga ganun ba? May mga ganun rason. So, ang tension mo, sa halip na ano ka, hindi masayang yung araw na yun, sa wala ka namang kinain, wala ka namang kakainin, o ano pa mang katulad nito, ay bakit hindi mo na lang gawing fasting yung araw na yun? Okay? Bakit hindi mo na lamang gawin siyang voluntaryong pag-ayuno? Diba? So, dito, sabi ng ating mga ulama, ito ay walang problema. Okay? Ito ay walang problema na gagawin mo. Doon ka pa lang magkaroon ng intention sa araw ng pag-ayuno. Sa araw na yaon. You know? Sawaon kabla zawal aw ba'da. Pwede naman kaya ay naganap yung intention na yaon ay bago ang katanghaliang tapat or pagkatapos ng katanghaliang tapat. Merong kondisyon. Ila lam yatanawal shay'an minal mufattirati ba'da al-fajri. So long na hindi siya nakagawa ng anumang nakapagpapawalang bisa ng pag-aayuno bago ang Fajar. Okay? Bago ang tinatawag na Fajar. So, assuming, alimbawa, gumising ka ng Fajar, pagkatapos ay nagsala ka ng Fajar, wala kang layunin pa that time, pagkatapos natulog ka ulit, hanggang sa nakagising ka ng halimbawa bago magkatanghali ang tapat. Di ba? So, syempre, hindi ka nakainom sa pagitan ng Fajar, or hindi kaya nakagawa ng mga nakapagpapawalang bisa ng fasting between the Fajar hanggang sa tinatawag na hanggang doon sa magkaroon ka ng layunin. So, pwede yan. Sapagkat ito ay ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diba? Sabi nung kinabukasan niya, which is sumikat na yung araw, sabi ni nagtanong si Propeta sallam kay Aisha radiyallahu anha, hala namin shay, meron ba tayo makakain dyan? Sabi niya Aisha, la ya Rasulullah, wala o propeta ng Allah. Pero mo ganun sila kaanom, subhanallah, wala silang makain sa oras, sa araw na yun. Then sabi niya, idan anasain, kung ganun mag-ayon na lang ako. Diba? So yun yung dalil, ika nga na pwedeng gawin yun hanggat hindi ka nakakain o kaya hindi ka nakainom o nakagawa ng mga nakapagpapawalang bisa ng pag-aayuno after ng ba'af sa pagsapit ng Fajar hanggang sa ikaw ay nagkaroon ng layunin na isakatuparan mo at itaguyod mo na lamang ang voluntaryong pag-aayuno. Okay? So wada, ito yung madhab ng mga Hanabila at iba pang mga scholar. Okay? Ito yung tamang madhab, mga kapatid. Okay, sumunod na issue, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hukmu sawmil mutaraddid. Hukmu sawmi al-mutaraddid fi niyati sawmi al-wajib. Ito yung hatol ng nag-aatubili urong sulong. Hatol ng okay, nag-uurong sulong. Urong sulong, yung bang ano, mag-ayuno ba ako? Hindi ako mag-ayuno. Ano ba? Mag-ayuno ba ako? Hindi ba ako mag-ayuno? No? Kinakausap niya ang sarili niya kung mag-ayuno ba siya o hindi mag-aayuno.
Okay, so ano yung batas dito, mga kapatid? Minsan nangyari sa amin, siguro isa man sa atin siguro, maaaring mangyari yan. Ano ba talaga, mag-ayon na ba ako? Huwag na lang. Ano ba, mag-ayon na ba ako? Sige na lang. Mga ganun ba yan yung tinatawag na mutaradid? Okay? Nag-aalangan, orong sulong ka. So, mantaraddada fi niyati samil wajib, hal yasumu gadan aw la yasum, wastamarra hadha taraddud ilal gad, thumma samah, fasawmuhu ghayru sahih. Sa sino mang urong sulong pagdating sa niya, pagdating sa intensyon ng obligadong pag-aayuno, kung siya ba'y mag-aayuno bukas o kung hindi siya mag-aayuno bukas. Paano hindi siya mag-aayuno bukas? Halimbawa, magta-travel siya, halimbawa, kasi hindi ka naman pwede mag halimbawa, sasabihin mo, mag-aayuno ba ako bukas? Samantala wala ka namang rason para hindi mag-aayuno. Okay, hindi mo pwedeng gawin yon. Ito ay sa special case, halimbawa, na yung pag-urong sulong mo, mayroong dahilan na tinatanggap ng Sharia. Halimbawa, magta-travel ka. Kasi sa pagta-travel, pwede kang mag-ayuno, pwede kang hindi mag-ayuno. Okay? Pero yung nasa bahay ka lamang, o di naman kaya ay hindi ka naman maglalakbay, hindi pwede ang urong sulong yan. Kasi obligado talaga sa iyo mag-ayuno. Okay? Kasi ikaw ay walang dahilan para itigil mo ang pag-ayuno mo. Okay na? So sa kalagayan na ito, maaari masabi natin, yung halimbawa, naglalakbay ka, maglalakbay. Kasi mayroon kang option na mag-ayuno o hindi mag-ayuno. Now, so dito, mag-ayuno ba ako bukas habang nag-travel ako? Hindi. Baka kayanan ko? Hindi. So patuloy, ibig sabihin, nagpatuloy ang ganung pag-urong sulong mo. Okay? So hanggang sa ito ay kinabukasan. Di ba? Hanggang sa hindi walang katapusang urong sulong na yan, hanggang sa kinabukasan. Di ba? At pagkatapos nung dumating yung bukas, urong sulong pa rin siya. Nung dating ng bukas, nakapag-decision siya ngayon na mag-ayuno na lang. Sabi ng ating mga ulama, fasawmuhu ghayru sahih. Ang kanyang pag-aayuno ay hindi tama. Kasi nga pagdating sa obligado, pakatandaan natin, pagdating sa obligadong pag-aayuno, gabi pa lamang kailangan na established na ikaw ay mag-ayuno bukas para sa wajib na pag-ayuno. Okay? So ito, mga kapatid, ito ay bagay na kailangan na sabihin natin ay mag-ingat tayo, kasi napakadelikado ng layunin. Okay? Pag napakadelikado ng layunin. Kaya nga sa layunin, habang nag-aayuno ka, halimbawa sa kasagsagan ng araw ng Ramadhan, tapos mayroon kang layunin na puputulin mo ang iyong pag-aayuno, automatic putol yun. Hindi mo pwedeng bawiin yun. Okay? Pag ikaw ay determinado kang putulin mo ang pag-aayuno mo sa araw na yaon, talagang automatic yun. Kaya huwag mong paglaruan ang sabihin na, di mo pwedeng sabihin sa sarili mo, joke lang yun. Ano, walang joke-joke. Okay? Walang joke. Hindi mo pwedeng i-joke yan. Subhanallah. Okay? Stas, nagsasala daw. Yes, walang problema, kapatid. So, yan ay bagay na sabihin natin ay kinakailangan malinaw sa atin. Walaihi qada'u hadal yawm. At kapag nangyari nga yan, ay siya ay magkakada na lamang ngayong araw na yaon. At ito ay madhab ng Malikiya at saka ng karamihan sa mga ulama. Okay. So, ibig sabihin, kapag ito, pag ang urong sulong, maintindihan natin, pag ang urong sulong ay hindi umabot ng kinabukasan, nakapag-desisyon na agad siya, diba, bago dumating yung bukas, then at nag-ayuno siya, ika nga, determinado niya na mag-ayuno siya, then tama yung kanyang pag-ayuno. Okay? Pero pag utay o lumawig at umabot ng hanggang bukas, urong-surong pa rin siya, tapos decision na agad niya, mag-fasting na lang siya, yan ay bagay na hindi tanggap. Okay? Hindi tanggap. Din sumunod, mga kapatid, hukmo man allaka sawma, faqala mithla in kana gadan Ramadan, fahuwa fardi aw asumul fard. Ito yung batas na yon, hatol naman sa sino mang ibig sabihin yung pag-aayuno niya, halimbawa ito ay kasagsaga ng nag-aabang tayo ng ano ba, nag-aabang tayo ng moon sighting, halimbawa. Okay, pagkatapos tamang-tama nahuli ka sa balita, walang loss act ka ngayong
means of communication ay mahina, o anumang katulad nito, ang mahalaga ay hindi agad-agad sa iyo mai-inform ang balita kung meron na bang fasting bukas. Okay? Anumang kadahilanan, hindi nakarating sa iyo. Na kung kaya, ang gagawin mo ngayon, masasabihin mo ngayon sa tinatawag na sarili mo, in kana ganan Ramadan, fahuwa fardi. Kung bukas ay napatunayan, kung bukas na talaga, confirm na bukas na ang Ramadan, then, kung ganun ay, yan ang aking obligasyon na mag-ayuno bukas. Okay? Aw asumo fard, o mag-ayuno ako bukas. Yan ang aking obligasyon sa pag-ayuno. At the same time, or, ako ay mag-aayuno bukas. Kung talagang bukas na talaga yung Ramadan, ako'y mag-aayuno bukas. You know? So, ida akadal insano niya. Kapag yung bang itinali ng intensyon ng tinatawag, itinali ng tao ang intensyon, ala annahu ida inkana gadan Ramadan, na kung kaya kapag kung bukas ay Ramadan na, fahuwa fardi, at yaon ang aking obligadong pag-aayuno, o di naman kaya ako ay mag-aayuno ng obligadong pag-aayuno bukas. Kung bukas nga ang Ramadan, fatabayyan na annahu Ramadan, at na kung kaya ay naging malinaw sa kanya na Ramadan na, talagang Ramadan na, fasawmuhusahi, ang kanyang pag-aayuno ay tama. At ito yung tinatawag na sabihin natin, riwaya ni Ahmad bin Hanbal at Ibn Taymiyyah, at pinili ni Sheikh Uthaymin rahimahullah. So maaaring mangyari sa atin yan, mga kapatid, kasi syempre yung mga sinasabi dito ay ito yung mga maaaring mangyari, possible na mangyari, hindi man sa atin, sa ibang tao. Okay? Sa ibang tao. Kasi ganun kalawak ang sharia, sinasaklawan ng lahat ng klase ng tao. Maaring sa kanya ay hindi, pero sa ibang tao ay maaaring mangyari. At least nagkaroon tayo ng idea. Okay, sunod is hukmu sawmi man nawa fi yawmin min Ramadan qat'a sawmi. Ito na. Sino ma ang hatol ika nga sa maglayo na putulin. Okay? Maglayon na putulin. Okay, maglayo na putulin ika nga ang kanyang tinatawag na ang kanyang intensyon sa araw ng Ramadan. Okay. Man nawa fi yawmin min Ramadan qat'a sawmi. Sino man ang naglayon na kanyang puputulin sa araw ang kanyang pag-aayuno, ay tunay na ito ay fa innahu sawmahu yanqati. Automatically ang kanyang pag-aayuno ay mapuputol. Okay? Automatic 'yon. Wala yasihu minhu, at hindi ito tanggap mula sa kanya. Wa alayhi al-qada, at siya'y magsasagawa ng qada. Wa imsaku bakiyatil yawm, at ipagpapatuloy niya ang pagtigil sa pagkain at pag-inom entire day. Halimbawa, umaga pa lamang ay nakapagdesisyon siya na puputulin niya ang kanyang pag-aayuno. Automatic putol 'yon. Walang pag-aalinlangan. Automatic putol 'yon. Okay? Tapos magkakada siya, tapos bukod sa putol yung kanyang pag-aayuno, hindi tanggap sa kanyang pag-aayuno na yun, then ano mangyari? Kaya ginakailangan pa rin niyang itigil yung tinatawag na iwasan ng pagkain sa kapag-inom. Okay? Bilang ano sa tinatawag na paggalang sa buwan ng Ramadan. Obligado yun sa kanya yun. You know? So wag na lang yung putulin. Sayang naman. Inkana mimman layo baho lahumul fitr. Kapag yung dahilan ng kanyang paglayo na paputulin niyang pag-aayuno ay sabihin natin ay hindi pinapahintulutan ng sharia. Okay? Diba, wala siyang dahilan. Diba? Yung paputulin ko pag-aayuno kasi akit ako ng bundok. Okay? But sinong sabi sa iyo na inutusan ka ba ng sharia na umakyat ng bundok? Diba? So mga ganun mga kadahilanan. So kapag halimbawa yung mga kadahilanan ay hindi pinapayagan ng sharia at pinutol niya ang kanyang pag-aayuno, then naglayon siya, yun ang layunin niya, putulin ang kanyang pag-aayuno, ang hukom ay putulin ang kanyang pag-aayuno, hindi tanggap sa kanya yaon. Pagkatapos magkakada siya, pagkatapos ay ipagpapatuloy niya ang pag-iwas sa pagkain at saka pag-inom. Naglayon pa siya, di ba? Fa in kana mimman yubahu lahumul fitr kal marid wal musafir, subalit
para naman sa isang tao na pinapayagan ng sharia na putulin ang kanyang pag-ayuno, kagaya na lamang ng may sakit, o kaya'y traveler, fa'alayhi al-qada o fakat. Ay, ang sa kanya ay ang qada lamang. Papalitan na lamang yaon. Okay, at pwede siyang kumain at pwede siyang tinatawag na inom kasi nga traveler siya. Okay, so ibig sabihin, khulasa ton, dalawang klase ng sabab, ng dahilan. Okay? Yung tinatawag na asbab. Ang asbab, ibig sabihin yung dahilan ng pagputol ng pag-ayuno. Okay? Una, yung bang pinapayagan ng sharia, Okay, pangalawa, yung hindi pinapayagan ng sharia. Okay? Now, pagdating sa tinatawag na kada, ang kada ay nagkasundo sila. Pagdating sa kada, pareho silang magkakada. Okay? Yan, pareho silang magkakada. Parehas yan sila. Pagdating sa tinatawag na patuloy na iiwas siya sa pagkain at pag-inom, pag dito sa tinatawag na pinapayagan ng sharia, pwede siyang kumain at pwede siyang tinatawag na uminom. Hindi na kailangan umiwas. Yun ang imsak. Okay? Pagdating dito, ang imsak sa kanya, the remaining hours, ika nga sa araw na yaon, hindi na kailangan mag-imsak. Pero dito sa tinatawag na kinakailangan pa rin niyang mag-imsak. Okay? Kinakailangan pa rin niyang tinatawag na itigil ang kanya, iwasan ang pag-inom at saka pagkain. So yun yung kurasa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Now, let's talk about panghuli sa may kinalaman sa mga kondisyon, mga isyo. Hukmu sawmi man taraddada fi qat'i niyati sawm. Na, batas, hukum, ika nga, hatol sa sino man, ika nga nag-aalangan na urong sulong na putulin ang kanyang pag-aayuno. Okay? Kasi kanina, urong sulong pagdating sa pagkakaroon ng layunin na siya ba'y mag-aayuno. At sabi natin, kapag ito ay tumagal at natili ang pagiging urong sulong hanggang bukas, ay at nag-aayuno siya, hindi tanggap yun. Samantalang ito, urong sulong naman, napuputulin niya ang kanyang pag-aayuno, hindi niya puputulin, urong sulong siya. Man taraddada fi qat'i niyati sawm, sino man na nagkaroon ng urong sulong pagdating sa pagputol ng pag-aayuno, fa inna sawmahu la yubtilu madama lam yajzim bi qat'iha. Ang kanyang pag-aayuno ay hindi napapawala ng bisa hanggat wala siyang determinasyon na naputulin niya ito. Ibig sabihin, magkakaroon lamang ng walang bisa ang pag-aayuno ng isang tao kapag talagang determinado siyang putulin niya ang kanyang pag-aayuno. Pero dito, urong sulong siya. So, hindi siya determinado. Ano? So, hanggat hindi siya determinado at natili siyang urong sulong, hindi yun nakaka-apekto sa validity ng tinatawag na pag-aayuno. Still na, ito ay continue yung kanyang pag-aayuno. Okay? So, yun to yung mga uling issue na may kaugnayan sa kondisyon sa paging obligado ng pag-aayuno. Now, pag-usapan natin ngayon yung arkano asawm. Ibig sabihin, haligi ng pillars of fasting. Okay, let's talk about the pillars of fasting. Pillars of fasting. Okay, pillars of fasting. Okay, ano yung tinatawag na pillars of fasting? Okay. Pillars of fasting, mga kapatid, inshallah ito mga ating pag-usapan. Una, unang haligi ng pag-aayuno ay walang iba kundi ang al-imsaku anil mufattirati min tulu'il fajr ila gurubi syams. Unang haligi ay ang pag-iwas mula sa anong baga, mula
sa anumang bagay na nagpapawalang bisa ng pag-aayuno. Okay? Ng pag-aayuno. Mula sa Fajar hanggang Maghrib o paglubog ng araw. Okay? Yan ang una. So yan ang una. Yan ating tatalakay inshallah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ba'da'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, sa suratul Baqarah verse 187 ng banal na Quran, na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytul aswadi minal fajri thumma atimmu siyama ilal layl. Sinabi ng Allah, at kumain at tuminom kayo hanggang hindi pa lumilitaw ang liwanag ng Fajar na makikita sa kalawakan na naghihiwalay sa dilim ng gabi. Pagkatapos ay buuin ninyo ang inyong pag-aayuno sa araw. Okay? Sister, sino ba itong nag-present? Yam? Paki-sister. Paki-stop po yung screen ninyo. Ay, sister, paki-ano, kasi nakikita niyo po yung ano. Okay. Okay. Sabi natin kanina. Pagkatapos ay buuin ninyo ang inyong pag-aayuno sa araw at itigil ninyo ito kapag pumasok ang gabi sa pamamagitan ng paglubog ng araw. So ibig sabihin, from Fajar to Maghrib. So kailangan iwasan ng mga nakapagpapawalang bisa ng pag-aayuno. Okay, now dito nakalagay sa, kung mapapansin natin yung aya, meron tayo na hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad. Ang khaytul abyad, ito yung tinatawag na puting, okay, puting sinulid, kumbaga. Okay? Paputing sinulid sa ayan na yan, literally. Khaytul abyad. Tapos meron tayo puting sinulid at saka itim na sinulid. Itim na sinulid. Okay? Kasi ang khayt ibig sabihin ay sinulid. Okay? So dito, ang puti at ang itim na sinulid dito, which is khaytul abyad at saka khaytul aswad, na ginagamit sa mga pananalita sa ayah, Surat al-Baqarah, na ating binasa, ay ipinapakahulugan sa liwanag ng araw at kadiliman ng gabi. Okay, yun ang ibig sabihin. So, khaytul aswad, yun yung liwanag ng araw, at ang khaytul aswad, yun yung kadiliman ng gabi. So, ang sabi ng Allah, hanggang hindi pa lumitaw ang liwanag ng araw. You know, yung fajar, magbubukang liwayway, madaling araw. You know, na makikita sa kalawakan doon sa horizon, ika nga. So ang tunutukoy dito ay ito yung liwanag, kasi yung puti liwanag, dan itim ito yung kadiliman. Okay, kadiliman, you know? So hanggang hindi pa lumitaw sa horizon ang tinatawag na sabihin natin liwanag, ay pwede kayong kumain, pwede kayong uminom at iba pa mga bagay na kung saan ay mamaya ipagbabawal sa inyo. Okay? Pagkatapos ay kukumplituhin ninyo ang inyong pag-aayuno sa araw at itigil ninyo ito kapag pumasok na ang tinatawag na sabihin natin gabi sa pamamagitan ng paglubog ng araw. Okay. So yun ang ibig sabihin ng khaytul awdwa, khaytul abyad sa tinatawag na khaytul aswad. Now, pag-usapan natin yung mga sabihin natin na bagay sa pangalawa na ano? Pangalawang intensyon, mga kapatid. Pangalawang intensyon, pangalawang haligi.
Pangalawang haligi ng pag-ayo, no? Ito yung tinatawag na isti'abu zaman al-imsak. Okay? Isti'abu zaman al-imsak. Ibig sabihin ng isti'abu ay pagkakaroon ng understanding o pagkakaroon ng assimilation, ika nga. Okay? Pangunawa. Ibig sabihin yun ay pangunawa sa pagpaso sa panahon ng pagtigil, okay, sa panahon ng pagtigil, okay, pagtigil sa pagkain o pagtigil sa tinatawag na pag-inom o anumang nakapagpapawalang bisa ng pag-aayuno. Yun ang ibig sabihin ng isti'ab. Now, dito, kabilang sa sub-issue dito, mga kapatid, ay bidayatu zaman al-imsak. Kailan ba magsisimula ang tinatawag na pagpigil o pagtigil ng pagkain at saka pag-inom o anumang nakapagpapawalang bisa ng pag-aayuno? Okay, yalzamu as-sa'imi al-imsaku anil mufattirati min dukhul al-fajr ath-thani. Ibig sabihin, magsisimula o kinakailangan sa isang nag-aayuno na siya ay tumigil sa pagkain, okay? Siya ay tumigil sa tinatawag na pagkain, tumigil sa pag-inom, tumigil sa anumang mga bagay na kapagpapawalang bisa ng pag-aayuno mula sa pagpasok ng Fajr Thani. Okay? Second Fajar. Sa pagpasok ng second Fajar. Anong ibig sabihin ng second Fajar? Napakatandaan na mayroong dalawang klase ng Fajar. Second Fajar at saka yung first Fajar. Okay? At anong tinutukoy ng mga ito? Ang second Fajar, mga kapatid, sa pananampalatang Islam, ito yung tinatawag na Fajru As-Sadiq. Okay? Pangalawa, Fajru Al-Kadhib. Fajru Sadiq at saka Fajru Al-Kadhib. Anong ibig sabihin yun? Ibig sabihin ng Fajr Sadiq, totoong Fajar. Fajr Kadhib ay sinungaling, sinungaling mandaraya, ika nga, okay? Sinungaling na Fajar. Biro mo, pati sa Fajar may sinungaling, tao pa kaya? Okay? Tao pa kaya? Yung Fajar nga may sinungaling? Okay? Tapos tao pa kaya? Subhanallah. Now, anong ibig sabihin ito, mga kapatid? So, meron akong ipapakitang larawan sa inyo ngayon para sa ganun ay maunawaan natin, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Okay? Yan. So, nakikita ninyo sa inyong screen ang imahe na ito? Naam. Okay. So, mga sister, mga tulog na ating mga sister. Opo, nakikita ko. Kala ko tulog na. Okay. Itong nasa ano, itong nasa tinatawag na ano po, nasa kanang banda, yan ang Fajrul Kadhib. Itong nasa unahan, ito yung, itong nga nasa kaliwang banda, ito yung Fajrul Sadiq. You know? Pag nakakita kayo ng ganitong, pag nakikita nyo ang ganitong klase ng liwanag, yung bang rectangular form, pataas, sumasabog siya pataas, pag alibawa, ikaw ay nakaangat o elevated area ka, o di naman kayo nasa himpapawid ka, halimbawa, tapos subukan mong mag-obserba, okay, habang pumuputok yung bukang liwayway. Kapag ang pagputok ng bukang liwayway ay ganito, ganito yung forma, ang tawag dyan is Fajrul Kadhib, sinungaling na Fajar. Okay? Sinungaling na Fajar. Pero kapag nakita kayo ng pagbupukang liwayway ay parang pahalang, yung bang nag-spread out ang kanyang tinatawag na liwanag na pahalang at hindi pahaba pataas, iyan ang totoong Fajar. Okay? Iyan ang totoong tinatawag na Fajar. So, dito, pag ganito ang pagputok, rectangular form, pataas, pwede ka pang kumain, pwede ka pang uminom. Pwede ka pang gumawa ng anumang bagay na nakapagpapawalang ng bisa ng pag-aayuno, pagkain, pag-inom, o kaya ay sa pagitan ng mag-asawa. Okay? Pwede yan. Pero kapag once na ganito na yung forma ng Fajar, ganito,
Ibig sabihin, hindi na pwede. Kasi yun yung pagputok ng totoong fajar. Pagputok ng totoong tinatawag na fajar. So yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, kaya nga tinatawag na, sinasabi ng mga ulama, bakit tinatawag siyang fajr kadhib? Kasi nga, yung pagputok nito ay parang lililangin ka kung dumating na ba ang fajar o hindi. Kasi pagputok nito, after that, didilim pa rin siya. Pagkatapos sa pumutok na ito, magkakaroon pa siya ng kadiliman. Okay? So, papalitan ang tanatawag na dilim. Samantalang, ang pagputok na ito, tuloy-tuloy na ito, naliliwanag hanggang sa pagsikat ng araw. So, yun yung pagkakaiba nilang dalawa. Okay? So, ito ay kadhib, at ito naman ay sadiq. Mashallah, tabarakallah, no? Pati yan, no? May mga sinungaling at saka mayroong tanatawag na, no? May mandaraya, ika nga, may totoo. Paano pa kayong tao? Masalalal afiya. So yun mga kapatid. So dito sa ang batas ng Sharia, dito ka mag-start na itigil mo ang iyong pag-aayuno, itigil mo ang iyong tinatawag na pag-inom, itigil mo ang iyong pagkain, o anumang nakapagpapaw ng bisa ng pag-aayuno, itigil mo na dito, okay, hanggang sa paglubog ng araw. Pero pag ganito ang pagputok, ay pwede ka pang gawin yung mga bagay na yaon, inshallah, hanggang sa magkaroon ng fajro as-sadiq. Kaya nga, fajro thani, pangalawang fajar. Ito yung unang fajar, ito yung pangalawang fajar. Okay? So, mag-ingat kayo sa mga detalyadong katanungan na yan. Ustaz, yes, go ahead. Yung sa ano ba, sa azan, yung pagputok ng azan, pwede rin bang itigil yung pagkain at pag-inom? Paano puputok yung azan? Mag-adhan na ustads ba? Yung para sa fajar. Sorry po sa buto. Pagpumutok mo yung trumpa. Ganalito ko dun ah. Sorry pa, mag-adhan na sa okay. Fajar. Okay, ganito po yan. Kasi dapat mong alamin yung lugar mo. Kung ang lugar mo ba ay mayroong dalawang adhan o isang adhan lamang. Okay, yan ang una mong tisya sa atin, aalamin. Kasi may mga lugar na kung saan ay ugali nila ay lalo pat pag buwan ng Ramadan ay nagkakaroon sila ng dalawang adhan. Unang adhan ay ito ay yun yung time na magsusuhor para sa ganun ay mag-ready na yung mga Muslim para magsuhor. At nangyari dito sa Makkah mismo, kahit hindi Ramadan, usually pag Monday at saka Thursday, ang haram ay nag-aadhan ng dalawang adhan. Okay? Then, yung pangalawang adhan naman ay ito yung para talaga doon sa pagputok ng fajr as-sadiq. Yun talaga yung totoong fajar. You know? So, yan ang unang alamin mo. Pangalawa, dito, alamin mo kung yung klase ng muadhin, kung yung muadhin ba ay nag-aadhan siya talagang timingly, na talagang tumpak doon sa ng pagpasok ng fajar, o advance. May mga ganun eh. May advance, may late. So, alamin mo yun. Malinaw? Kasi, basically, sa Sharia, the default, hindi ang batayan ng imsak or iftar ang adhan. Hindi. Hindi yan ang batayan. Okay? Yan lang ay suporta ika nga, kumbaga, means lamang. Kasi, ang batayan ng Sharia, pagdating sa pagtukoy, kung kailan ka titigil sa pag-inom at pagkain, man katulad dito, at kailan ka mag-iiftar, ay walang iba kundi ang tinatawag na kalangitan. Yung fajar at saka yung maghrib. Okay, yung pagsikat ng araw o pagbukang liwayway, pagputok ng liwanag ika nga mula sa kadiliman, which is sa umaga, hanggang sa tinatawag na sabihin natin ay Ghurubi Shams. Yun ang batayan ng Sharia. Okay, yun ang default. Okay, hindi yung adhan, hindi yung application, hindi yung tinatawag na ano. You know? So, yun yung dapat na siguraduhin. Halimbawa, dito sa haram, kami dito sa Macau, kahit sino man, dito sa Saudi Arabia, pag once na nag-adhan na ang masjid, kasi noon na, lahat dito, ang practice dito, na noon na, kapag pumasok talaga yung adhan, ay yun na talaga yung totoo. Kasapag hindi sila pwedeng magdeklara at mag-adhan na advance or sabihin natin late. Okay? Kasi otherwise, lagot sila, kasi yan ang, ng utos ng authority. Higit lalo yung haram, Masjid al-Haram. Kaya ang lahat nakatutok sa Masjid al-Haram, especially yung mga taga-Makkah. Kasi nga, kung ang mag-adhan yung haram, ibig sabihin, confirm na yun. Okay, kasi sila yung siyempre ang buong mundo nakatutok sa haram. So hindi sila pwedeng magkamali sa bagay na iyan.
Okay? So na kung kaya ang batayan ng mga tao dito ay ang adan ng, sabihin natin ang masjid, adan ng Masjid al-Haram. You know? Pero kapag labas ka ng lugar na ito o kaya ibang bansa ka, so dapat siguraduhin mo yung mga bagay na tinatalakay natin. So mas mainam pa rin kung gusto mo sigurado tala, gusto mo talagang sigurado, umakyat ka na bubong ng bahay mo, mag-abang ka ng fajar doon. Okay? So yun. Afwan. So yun yung sabihin natin kanina. So yan diyan magsisimula ang sabihin natin ang pagpigil sa fajr as-sadiq, sa totoong fajar. Okay. Kaya mantala, yes. Yes, go ahead. May tanong po ako. Sige po. Kasi dito sa Maynila po, mm-hmm, ang adan po ay 4:30. Okay po. Mag-adan sa application kasi yon. Pero pag nilingnan ko po yung langit, madilim-madilim pa siya masyado. So ano ang hukom dyan? Pag-adan ba sa application ng mobile phone, hindi na pwedeng kumain o pwede pa kahit saglit pa. Halimbawa, okay, nahuli kang gising, mm-hmm, tapos nag-adan na. Mm-hmm. Pero tinignan mo yung langit, wala pang kahit na yung sabi na sinulid na, mm-hmm, na parang yung ano, sinulid na puting na sinulid. Mm. So pwede pa akong umabot na mag-inom o kaya kumain na lang bits. Okay, mashallah, tabarakallah. Okay. Di ba ang araw ang tumitingnan? Yes, yun ang sasabi natin kanina. Ang application ay hindi po yan, hindi natin masasabi na lahat sa lahat ng pagkakataon ay accurate ang application. Okay? Maaari lamang siguro ang accurate ang application kapag talagang tugma, tumpak mismo sa totoong settings nito. Yung settings ng location, settings ang tinatawag na sabihin natin ng time zone, okay? Settings ng sabihin natin ng oras, kailangan tugma talaga para masabing sabi nating maring malapit doon sa pagiging accurate nito. But ala kulli hal, kapag ikaw ay nag-aalangan diyan sa application ayan, syempre wala kang babalikan kundi kung ano yung inatas ng Sharia. At yun sinabi natin kanina sa banal na Quran, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr, hanggang sa maging maliwanag sa inyo at malinaw sa inyo ang tinatawag na pamumuti. Okay? Ibig sabihin, pagputok ng bukang liwayway sa horizon, you know, mula sa tinatawag na kadiliman. So, ganyan. Halimbawa, nag-adan sa application, tapos tinan mo yung ano, baka naman nung tumingin ka sa langit din, hindi mo makita yung liwanag dahil natabunan ng ulap. O natabunan ng sabihin natin ng mga fogs, natabunan ng sabihin natin ano. So, kailangan siguraduhin din. Kasi maaring totoo yung application, tapos pagtingin mo sa langit, uy, bakit ang dilim pa? Kasi bakit? Nasa ano ka pala, loob ng kwarto. Nag-imagine ka lang. Okay? So, mga ganun mga bagay na kinoconsider, ika nga. Diba? Kasi paano makita nga yung liwanag, ika nga, kung halimbawa natabunan naman pala because dahil nasa ambience ng lugar. Diba? Dahil sa yung lugar na yun, halimbawa sa isang lugar doon sa Pilipinas, kahit na umaga, kahit nga pumutok na yung araw, ay madilim pa rin. May mga ganun, di ba? So, you have to consider both of the things. Maninaw? So, kinakailangan ay maging wise ang isang Muslim sa mga nakatira sa ganitong mga lugar. Maninaw? Huwag maging kampante. Kailangan lahat sigurado bago niya matunghay na sira na palang pag-ayuno niya at iba pa. Maninaw? Afwan. Yes, may estimated time po yung iba. Takdiriya po yan. Maninaw? Medyo nalilito ako doon. Saan bakit ka nalilito? Ang Fajr Kadhib, kapatid, walang exact time yan. Pero nangyari yan bago ang Fajr Sadiq. Ang Fajr Kadhib, ito ay mangyayari lamang yan kapag bago pa pumutok ang totoong bukang liwayway. You know? Yan ang Fajr Kadhib. Okay. At siguro, mangyayari yan siguro mga alas 3, mga ganun, or mga approximately between 3 to 4 mga ganon dito sa Saudi Arabia, pero di ko lang alam sa Pilipinas. Now, let's talk about mantala alayhi al-fajru wa fi famihi ta'amun. Ito na. Pumutok na yung pangalawang fajar, which is Fajr Sadiq. You know? Pumutok na yung pagbubukang liwayway, tapos mayroong bagay sa kanyang bibig. Anong bagay sa kanyang bibig? Pagkain halimbawa, okay, ito sabihin natin pagkain. Oh, masyala. Sarap niyang kain ng Pizza Hut. 'Di ba? Suhor niya Pizza Hut, masya Domino's, okay, masya Allah, 'di ba? Pagkatapos ay biglang pumutok yung sabihin nating ay fajar. So mantala alayhi al-fajr wa fi famihi ta'amun,
At sino man ang sabihin natin ay naputukan, kumbaga, naputukan ng pagbubukang liwayway ng Fajar, at sa kanya bibig ay mayroong pagkain, fa'alayhi ay yalfidhahu. Kinakailangan na ito ay iluwan niya. Okay? Kinakailangan na ito ay iluwan niya, wayutimma sauma. At iko-continue niya ang kanyang tinatawag na pag-aayuno. Fa'inibtala'ahu batala saumu. Kapag nilunok niya ito, nasamantalang sigurado na ang pagputok ng bukang liwayway, ay tunay na ito ay invalid ang kanyang pag-aayuno. Okay? Wahada ittifaq al-madhahib al-fiqhiyya al-arba'ah. Ito ay consensus ng mga ulama, especially ng apat na madhab. Ito ay sinang-ayunan na kapag ito ay nilunok niya, nasamantalang sigurado na ang pagbubukang liwayway, ay tunay na ito ay nakapagpapawalang bisa ng kanya pag-aayuno. Ano? Kaya kailangan niyang iluwa yun, then i-continue niya ang kanyang fasting. Na mayroong ano dito, mayroong remarks dito. Yajibul imsako bimujaradi sama'il adhani in kanal mu'adhinu thikatun. La yu'adhin hatta yutla'ul fajar. Ibig sabihin, inuobliga sa isang tao na itigil niya ang kanyang pag-inom o pagkain o anumang nakapagpapawalang bisa ng pag-aayuno ng sa pamamagitan lamang ng pagkakarinig niya ng adhan. Okay? Inka na kakung ang isang muadhin ay fiqh, mapagkakatiwalaan at hindi siya nag-aadhan maliban na lamang na pumutok ang totoong pagbubukang liwayway. Ninam? Amma in kana al muadhin yuadhinu qabla tulu' al fajr, subalit ang isang muadhin ay nag-aadhan, normal sa kanya na nag-aadhan, ika nga habit na mag-aadhan sa tinatawag na bago magputok ng liwayway, bukang liwayway, fala yajibul imsako. Hindi inuobliga sa isang tao na itigil niya ang kanyang pagkain at saka pag-inom. Kuya juzul akul wa sharb, pinahintulog pa rin kumain at saka uminom, hatta yatabayin al fajr, hanggang sa maging malinaw sa kanya ang pagbubukang liwayway. Kama law arafa annal muadhin, kagaya na lamang kung napag-alaman na ang muadhin yataammadu taqdimal adhan qabla alwaqti, ay minsan sinasadya niyang mag-adhan bago ang itinakdang oras. Aw mithla ay yakuna fi barriya, o hindi naman kaya sa isang tao na nakatira sa gubat o di sa disyerto, kumbaga sa disyerto, ano? So walang alam, wala siyang takwim, ikang estimation, wala, hindi niya alam. Wa yumkinuhu mushadatul fajr, at meron siyang capability or kapasidad na matingnan sa horizon ang tinatawag na fajr. Fa innahu la yalzamu al-imsaku idha lam yatla' al-fajr. Kung ganito mangyari na hindi pa pumutok yung pagbubukang liwayway, hindi kinakailangan sa kanya napigilan ang kanyang pag-inom at saka pagkain. Walaw samyal adhan, kahit pa nag-adhan. Okay? Kahit pa nag-adhan. So, ito yung patunay lamang na ang adhan talaga, default, ika nga, by default, hindi siya tinatawag na basihan para sa imsak at para sa tinatawag na iftar. You know? Wa in kana la ya'lam halal muadhin, at kapag hindi niya alam kung ano ang kalagay ng muadhin, kung siya ba ay nagdi-delay ng pag-adhan, or siya ba ay, sabihin natin, ay nag-a-advance ng kaunti, kung hindi niya alam ang sitwasyon ng muadhim, o dayuhan lamang siya sa lugar na yun, ano ba man, hal adhan na kabla al-fajr, kung nag-adhan ba siya bago mag-fajar, o ba'd al-fajr, o kaya pagkatapos ng fajar. Okay? Fa'inahu yumsiku aydan. So ganitong kalaki, hindi niya alam, mas mainak, kinakailangan na itigil niya yung pagkain at saka pag-inom. Fa'inal asla, anal muadhin, dahil ang default, ang basic rulings na ang isang muadhin, la yuadhinu, ay hindi siya nag-aadhan, illa idha dakhal al-waqt, maliban lamang sa pagpasok ng oras ng itinakda, o oras ng fajar. Okay? So yun po yan, ha? So malino dapat yung mga issue na ito, mga kapal, sa atin, para magkaroon tayo ng idea. Okay. Assalamu alaikum, Ustaz. Go ahead. Tanong ko lang po, Ustaz, yung nasa lunar calendar po na binabahagi ng mga dito sa pagsama sa South Cotabato. May lunar calendar po, so may estimated time sila. Yes. So yung nakalagay doon is yung 5:55 ba yung pan? Yung iftar. Iftar? Mm. Oo. Tapos, mapanaligan po ba yung stand? Una-una, sabi natin, yung mga takwim yan, ang ibig sabihin dyan, takwim ang tawag dyan, based on the estimation yan. You know? So,
unang-una, hindi natin alam kung saan yung, anong source ng galing, saan ang galing yung kanilang estimation. You have no idea for that. Manina, pangalawa dito, para maging kampante ka, ikaw magtanong ka sa mga scholar na napapaloob, napapaloob sa lugar ninyo. Kung merong scholar na pagkakatiwalaan, kumbaga, tanungin mo sila, paano yung sabi, proseso, ikaw nga, tayo ba ay magbabatay dito? Ito ba'y authentic? Ito ba'y mapapanaligan? Kasi unang-una, hindi ko alam yung ano ng ano. Yung procedure ng takwim dyan sa inyo, wala akong idea at hindi ko alam kung saan nanggaling yan. Kasi maaaring may panlilin lang na mangyayari, ano pa man, diba? Ang mahalaga, kung wala pang ganito, at least magbatay ka sa tinatawag na paglubog ng araw. Okay? Kapag nakitaan mo, ang wala ka nang nakita ni katiting na araw sa horizon, ibig sabihin sa, sa tinatawag na kagiliran, okay? Sa, alam mo yung horizon, bro, yung abot na mo sa panyo ng tanatang na horizon, pag umaano ka sa pag umaano ka doon sa langit, mayroong parang abot na mo yung dulo, yun yung horizon. Okay, yung parang parang ganoon horizon. Ang hirap ng tagal ng horizon. Okay? So, yung horizon, pag nakita mo sa horizon, wala na talagang araw, ibig sabihin, yun na yung pagpasok ng fajar. Pwede ka nang mag-iftar. Okay? Kahit pa hindi nag-adhan, kahit pa wala pang adhan. Na ikaw mismo nakasaksi na wala ng araw mismo sa horizon, malinaw ang kagiliran, malinaw ang kalangitan, at wala ka ni nakatiting na bakas. Yung liwanag, nandiyan pa liwanag, it's okay. Pero yung mismong araw mismo, wala na doon sa tinatawag na horizon, ibig sabihin pumasok na ang oras ng fajar. Kahit pa maliwanag yung tinatawag na kalangitan. Kasi mag-iwan yun ng liwanag ng kalangitan, pero yung araw mismo wala na doon. Okay? Okay. So yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. So ngayon pag-usapan natin ni Hayatul Zaman, kasi kanina pag-usapan natin kanina kung yung umpisa ng sabihin natin, umpisa ng pagpigil ng pag-ayat sa kapag-inom. Ngayon pag-usapan natin yung ni Hayatul Zaman al-imsaki wal ahkamu al-muta'allaqa bih. Ibig sabihin yung katapusan naman ng panahon ng pag-imsak at saka yung mga ahkam na may kaugnayan dito. Mata yantahi zaman al-imsak. Kailan magtatapos ang sabihin natin ang panahon ng pagpigil. Okay, yantahi zaman al-imsaki bighurubi syams. Magtatapos ang panahon ng pagpigil ng pagkain at saka pag-inom o namang nakapagpapawal ng bisa ng fasting sa pamamagitan ng pagslubog ng araw. Nakalal ijma ala dalik. Ito yung ijma ng mga ulama, mga kapatid. So pag lumubog na yung araw, kalas, kahit hindi pa nag-adhan. Pero pag nag-adhan na tapos hindi pa lumubog yung araw, wag mong isaalang-alang adhan. Isaalang-alang mo yung araw. Malinaw? Kasi ang malino ang sabi sa ayah. At makikita ka, wala sa tanatawag na sabihin natin na sa hadith, na nagsasabi na ituring nyo yung tanatawag na adhan. Okay, bilang tininyong basihan sa inyong iftar sa kaimsak. Although may mga indikasyon dito, halimbawa yung pag-adhan ni Ibn Maktum sa during the fajar. So minsan ito yung nagiging, kasi kapag maring sa adhan, pwedeng kunin yung kapag tiyak ang nag-adhan. Katulad nangyari kay Bilal at saka Ibn Maktum. Kapag mag-adhan si Bilal, ibig sabihin yun ay hindi pa pumutok yung totoong pagbubukang liwayway. Okay? Yun ang unang adhan. Pag nag-adhan na si Ibn Maktum, oras na yun ang tinatawag na fajar. Kasi nga, thika, sila ay mapagkakatiwalaan, sila ay inahired ni Propeta Masalam bilang mga muadzin, at ito ay batay sa tinatawag na pagkakakita ng pagbubukang liwayway, at hindi sa assumption lamang nila. Ano? Hindi ko marinig. Anong hindi mo marinig, sister? Okay? Sa mga sister, narinig ba yung boses ko? O hindi? Okay po ba? Marinig po. Ah, okay. Malinaw po. So, idha after asay mo akla at itaira, ito na ngayon, fara asyam salam toga, lam togrub. Kapag sa isang tao, halimbawa, sa isang nag-iftar ang isang nag-aayuno, at pagkatapos ay syempre, ito yung sa panahon ng pagta-travel, halimbawa, at siya ay nasa aeroplano, kumbaga. Tapos ang aeroplano ay nag-depart na yung aeroplano. Nung bago pa siya mag-depart o hindi pa nasa ano pa siya, wala pa sa himpapawid, nag-iftar na siya. Kasi nga, sabihin natin, siyempre, ay wala na yung araw. Pagkatapos, nung siya ay nasa himpapawid, siyempre, mataas na level na yun eh. Mayroon pang araw. Anong mangyayari sa kanya? Okay? Ano ang mangyayari sa kanya?
Now, idha gharabati shamsu wa aftara sa'im, kapag lumubog yung araw at nag-iftar ang nag-aayuno, thumma akla'ats bihi ta'iratu wa irtafa'ats, at pagkatapos sumaka siya ng eroplano, at pagkatapos umangat, nag-depart pa itaas, wara'a shamsa, at doon, syempre, nasa elevated area siya, nasa taas siya, nakita niya yung araw, ala, paano kayong fasting ko? Sa baba, wala ng araw, lumubog na. Tapos, nandito ka sa itaas, meron pang araw. Normal talaga kasi nasa itaas ka eh. Ano lantog na hindi pa lumubog, fa'inahu la yalzamuhu al-imsaku wa sawmuhu alladhi samahu sahih. At sa ganitong kalagayan, ay hindi kinakailangan sa kanya na ipagpatuloy niya ang kanyang pagtigil sa pag-inom at pagkain, at ang kanyang napag-uyunuhan ay tama. Acceptable. Okay, kasi doon siya nang tananggaling, ika nga sa baba. Maninaw? At ito sa baba, confirm na lumubog na yung araw. Wabihi after Abdul Arazak Afifi, at ito yung fatwa ni Abdul Razak Ishiku Thaymin rahimahullah at Ibn Bin Baj rahimahullah. So yun yun. So maaaring mangyari sa atin ito, mga kapatid. Walang duda. Ito mga ganito mga isyo detalyado. Maaaring mangyari sa atin yan balang araw. So at least alam na natin kung ano yung gagawin natin. Then ma yu'tabaru fi waqtil fitri lil musafir fi ta'ira. No, ano mga isinang-alang-alang sa oras ng iftar para sa isang naglalakbay habang siya ay nasa loob ng eroplano sa himpapawid. Okay? Man safara bi ta'irati wa huwa sa'im. Sino man nag-aayo, sino man naglalakbay sa pamamagitan ng pagsakay ng eroplano wa huwa sa'im habang siya nag-aayuno, thumma ittala'a bi biwasati as-sa'ati aw at-tilfaz aw ghayrihima. At pagkatapos na napag-alaman niya ika nga sa pamamagitan ng kanyang relo o sa pamamagitan ng tilfaz o anumang katulad nito, ala anna waqtal iftar al-balad alladhi safara minhu, na ang oras ng iftar doon sa lugar na kanyang pinanggalingan ika nga awil balal lokari minho fi safari, o di naman kaya yung lugar na malapit doon sa kanyang paglalakbay. Okay, alimbawa galing ka ng Saudi Arabia, siyempre pag nasa itaas ka, dadaanan mo yung mga lugar, halimbawa Bangladesh, dadaanan mo yung halimbawa yung lugar ng mga iba pa mga lugar sa ibaba halimbawa. Okay, tapos yung lugar na yon, napag-alaman niya ngayon na nag-ano na ng iftar, ang Saudi Arabia nag-iftar na, tapos yung lugar na malapit sa kanya sa ibaba ay nag-iftar na rin. Qad dakhala ay lakin na huyara asyamsa bisabi irtifai ta'ira, subalit sa kanya bilang siya nasa itaas, nakikita niya ngayon ang tinatawag na sabihin natin yung araw. Okay? Dahil nga sa pagiging elevated area niya, falaysa lahu ay yuftira illa ba'da gurubiya. Wala siyang karapatan na mag-iftar din, mag-gos ay kailangan niyang sundingay sapagkat siya na ngayon ay nasa itaas na. Okay, dahil nung siya ay, yung, anong pagkakaiba ng una kanina? Yung una kanina, bago pa siya ngayon nag-depart, ay lumubog na yung araw. According sa tanataw na area niya. Malinaw? Hanggang sa siya ay lumipad. Now, sa case na ito, sa paglipad pa lamang niya, wala pang iftar. Wala pa. Tapos, lumipad siya ngayon. Okay? So, sa himpapawid ngayon, napag-alaman niya ngayon na yung pinanggalingan niyang lugar at ang lugar na malapit doon sa area niya sa itaas na si babang bahagi, siya ay nasa itaas, ay nag-iftar na, samantalang siya sa karapatan niya, nakita pa niya yung araw doon sa kaligiran, ika nga sa tinatawag na kalangitan, tirik pa o ano pa man, din sa kanya, hindi siya pwedeng mag-iftar. Mag-iftar lamang siya kapag nakita niya sa himpapawid na lumubog na yung tinatawag na araw. At ito yung fatwa ni Ibn Sheik Uthaymin rahimahullah. Actually, ang nangyayari sa akin yan, nung ako ay estudyante ng Madina, may kwento ko lamang. Galing ako ng bakasyon sa Pilipinas, umuwi ako ng, sabihin natin, ng, bumalik ako ng Saudi Arabia. That was Ramadan. Yun ang pinakamahabang oras ng fasting ko. Subhanallah. Siguro, halos, mga kunya ko nagamal yung fasting ko noon, mga nasa, isang araw at kalahating gabi. O mga 17 hours, parang ganun. Subhana. Paano nangyari yan, Ustaz? Kasi yung time yung kasi ay sa Pilipinas, nag-travel kami, nag-flight kami sa Pilipinas ng ano ba 'yon, ng hapon. Okay, ng hapon sa Pilipinas. So, syempre, pag nasa itaas ka, papunta ka ng Saudi, hahabulin mo yung tinatawag na, ikaw yung hahabulin ng araw, hindi ko yung hahabul sa paglubog ng araw eh. Kasi advance yung Pilipinas. So, pag nasa ipapawid ka, hindi mo sasalubungin yung araw palubog. Parang ganun ba? Basta ang mangyari, dumaan pa ng ibang, hanggang sa
basta si 17 hours hindi ko alam bakit na paano nangyari 'yon. Kasi nasa ipapawid kami, may mga may araw pa eh. Hindi kami pwede mag-iftar. So nag-iftar na kami, alam mo saan na? Sa may ano na, sa may Kasim. Galing kami ng Riyadh tapos papunta ng Kasim na nag-ano kami. Kasi yun ang pinakamahabang ano ko, pinakamahabang fasting ko. Nangangayayat na ako doon sa loob ng aeroplano. Subhanallah. Okay. Kayo pala may ano ko instead, no? Oh, yes. May exemption yung traveler kasi isa yes na rin po. Yan sa mga... Totoo po yan. Kasi makikita mo, di ba, alin ka sa Pilipinas, magfa-fasting ka sa Pilipinas, tapos ang flight mo is hapon, di ba hapon, alam siguro before alas 3 yun. So, papunta ka ng Saudi Arabia, ikaw yung ano eh, ikaw yung parang nasa buntot mo yung araw eh, kasi nauna ang sa Pilipinas, sa Saudi Arabia, ano pa, mag-ano pa, palubog ano pa lamang, 5 hours nauna yung Pilipinas. So parang basta mahirap i-explain bakit ganun. Ganun talaga. Chance to experience. Okay, bilang tanatawag na panghuli, pag-usapan natin ang waqtul fitr fi biladil lati la yatulu fiha an-nahar. Pag-usapan natin yung oras ng fitr, ng pag-iftar, sa lugar na kung saan ay mas mahaba ang kanilang araw. Ito yung mga, ito yung mashallah. Siguro sa part ito nang di ko alam kung saan ito banda. Part ng New Zealand, part ng ano. Part ng mga European countries, okay? Iceland po. Mga Iceland, mashallah, sa Norway yon. Okay. So yajibu ala sa'im wal imsaku min hina tulu'il fajr. Sa inoobliga ang sa isang nag-aayon sa lugar na yaon na kung saan ay sa paglubog na o sa pagsikat ng araw ay kailangan mag-imsak sila. Okay? Pagsikat ng araw, pagsikat ng bukang liwayway. Ila gurubi siya hanggang sa tinatawag na paglubog ng araw fi ay makan sa lahat ng lugar. Ika nga, basically, so on talan nahari aw kas, am kasar. Ito man ay humahaba yung araw o humahaba yung tinatawag na gabi. Swerte yung mga ano, no? Yung mga lugar na mas maiksi yung araw kaysa doon sa tinatawag na gabi. Mas maiksi yun. Ang mahalaga yung pag changing, ika nga, interchange ng araw at saka gabi ay nangyari sa 24 hours. Yan ang usapan dito. Kapag nangyari yung pagkakapalit-palit ng araw at saka gabi sa loob ng 24 oras. Malinaw? Mas mashallah swerte yung mga nasa lugar na kung saan 3 hours lamang yung araw nila, mashallah tabarakallah. Tapos yung kanilang tinatawag na yung gabi is mas mahaba, 3 hours lang nagfa-fasting sila, mashallah tabarakallah. Okay? So idha kana al-laylu wan nahar yata'aqabani khilal 24 sa'a. Kung ang araw at saka yung tinatawag na gabi ay nag-i-interchange silang dalawa sa loob ng 24 oras. Lakin law shakka sawmu fil ayami tawila mashakkatan ghayra muhtamala wa yukhsha minha ad-dararu aw huduth marad fa inna yajuzu al-fitr hina idhin. Now, sa lugar naman na medyo mahaba ang lugar, mahaba yung araw, tapos siya inahirapan sa pag-aayuno dahil because of the yun ba napakahaba, halos 24 hours, 'di ba, yung araw ika nga, you know? At hindi niya makakayanan yung mga bagay na ito at siya nangangamba na maaring mapinsala siya o maaring mapahamak siya sa bagay na yan dahil sa pagkakaroon ng sakit. Fainaw yajuzul fitr hina idin. Sa ganitong kalagayan ay pinaintulod na sa kanya na putulin niya ang kanyang pag-aayuno. Wayakdil muftir fiyamin ukhar at isa sa alang-alang na malaman niya ito bilang tinataw na papalitan niya ito sa ibang mga araw. Yataman ako ang fiha min al-final qada na which is available kung kailan siya nagkaroon ng available na magkakada. Wabihada, at ito yung mga fatwa ng mga ulama. Now, bilang panghuli, kayfiyatu tahdid zaman al-imsaku fil bilad allati yakhruju fihi al-layl wan naharu anil mu'tad. Na papaano na ngayon yung estimation, ika nga, papaano ngayon yung tinatawag na estimation doon sa pagtigil at sa kapag iftar doon sa mga lugar naman na kung saan labas sa which is natural na ano ng araw at sa kagabi pag-ikot. Okay? Ibig sabihin, labas sa 24 hours. Hindi na ito nasa 24 hours, okay? Mangkana fi biladin la yata'aqab min fi layli wan nahar fi 24 sa'a. Kasi sino mang nasa lugar na kung saan ay hindi nag-i-interchange ang araw at saka tinatawag na gabi within 24 hours, kabaladi yakunu bin haro mathalan yawmain, katulad na lamang ng lugar na 2 days ang kanilang araw. Okay? Dalawang araw ang kanilang yung kanilang day, 'di ba? O di naman kaya ay dalawang araw yung kanilang night, something like that. Okay, usbuin, o di man kay halos isang linggo yun ang kanilang araw, okay, isang gabi, di ba mga ganun? O di man kay shahran, o di man kay buwanan talaga, awaktar min dali, okay, more, fainahu yakdar linahari qadra. I-estimate niya, dito na yung i-estimation ang tinatawag na araw, walay l-qadra, at ganun yung tinatawag na gabi.
Papaano? Bento sa bamaddat al-layli wa naharu ay antimadan alawak akrabi biladin. So mag-relay lamang sila doon sa malapit o karatig bansa nila. Na kung saan, ano yung tinatawag na 24 hours. Umiikot, nag-interchange yung gabi at saka araw within 24 hours. So doon sila ngayon mag-relay doon sa karatig bansa malapit sa kanila na nag-i-interchange ang araw at saka ang gabi within 24 hours. Yakuno kay ifi ka laylon wa naharo yataaka man fi 40 ishrin na sa'a. Wabihada, at yung mga fatwa ng mga ulama. So alhamdulillah, since naging malinaw ito yung mga bagay na ito na usapin na may kaugnayan sa rukun ng pag-aayuno at saka kondisyon ng pag-aayuno. Hope na inshallah ay meron tayong natutunan ng mga fatawa at ng mga kaalaman mula sa ating mga ulama hinggil sa mga iba't ibang issue at mga sub-issues na may kaugnayan dito. So, any questions? Assalamu alaikum, Ustad. Ustad, ano po yung pagkabasa dyan? Kasi po, hindi po nagkabasa nung walang... Malinaw po, Ustad. Okay. Yung al-fajr po ba okay. Yun? Ah, okay. Ito po yung pagkakabasa nito. Ang pagkakabasa nito ay al-fajr... Okay. Al-Fajro Al-Kadibu Al-Fajro As-Sadiqo. Okay, yan po yan. Totoong Fajar, sinungaling na Fajar, at tatawag na totoong Fajar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, ya, dyan, aywa, fada. Ano po ba ang hatol ng pag-aayuno ng mga bakla at saka mga tumbay, Ustaz? Mm-hmm. Okay, masyara na pa. Interesting question yun, ha. First time ko maka-encounter ng ng kanunan. That is challenging question, by the way. Masyala, pag-aayuno ng bakla saka tumbay. Anyway, alhamdulillah, buti nag-aayuno sila. Okay, alhamdulillah. Bueno, ano mo, I would like to remind everybody na we have no right to condemn. Okay? Wala tayong karapatan na i-condemn ang sinumang tao. Sa sinumang tao, ika nga, ano man ang kanyang preference pagdating sa kasarian na mag-ayuno. Even the Christian, we could not condemn him na bakit ka nag-ayuno? Hindi ka mag-ayuno dapat kasi Christian ka. No. Okay? Actually meron ako mga personal na kakilala na hindi pa sila mga Muslim pero nag-ayuno sila. Okay? Let them appreciate kung ano yung pag-ayuno. Diba? Kung ano yung ano nila, baka somehow in that way ika nga ay sabihin natin ay ma-realize nila kung gaano kaganda ang relihiyon na ito o kung gaano kaganda sa kanila ang pag-aayuno bilang utos, and by that means ika maaaring sila gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Now, speaking of mga ganyan, anong tawag dyan? Giging guidance sa kanila. Oh yes, yung sasabing ano baklat tumutumboy ay mga ano ba yan? LGBTQNIPRSTUWXYZ. Okay? Now, unang-una sa ano, tulad niyan, kung natin ipunin i-condemn ang tinatawag na sabi ng Christianity, paano pa kasi sila? So long na they are Muslim, ika nga, they believe Allah subhanahu wa ta'ala, and they believe the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So huwag tayo maging harsh minsan sa mga bagay na iyan. Mas maganda ay payuhan, ika nga sila, na sila ay mag-ayuno ng sincere. Okay? Ika nga, ud'u billati hiya ahsan. Ikaw ay sabihin natin, ud'u ila sabil rabbika billati hiya ahsan. Ibig sabihin, ikaw ay mag-anyaya sa kanila tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mamagitan ng maayos at mahusay na paraan at mabuting paraan. Okay? Huwag silang i-discriminate, kumbaga. Malinaw? Sapagkat ang Islam ay welcome, ay open sa lahat. Open sa lahat, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, kailangan lang yung maunawaan yung kanilang ginagawa. Kailangan lang maunawaan para sa ano ang kanilang ginagawa. Ito yung mga bagay na minsan kulang sa kanila na ipaintindi at ipaunawa. Diba? Malay mo sa mga ganitong pamaraan ng pagpapaintindi, maaaring sila itaufika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Malinaw? So yun na masabi natin dito. Sis, as ko lang po, habang kumakain ka po tapos biglang ang agadan. Ay, kanina, RV Israel. Pinaliwanag ko na po yung kanina. Yes? May masasabi lang ako tungkol yun. Kasi yung iba, sabi nila, kulil haq walal kanamuran. Mm-hmm. Tapos yung mga salita nila is masasakit na parang ano, nahihirapan niya accept ng mga tao. Paano ganun, Ustaz? Okay, good. Ang kulil haq, dinadali nila, yes. Eh.
Ang kung lahat kiwalaw ka ng moral, hindi ito maaaring i-apply sa tinatawag na lahat pangkalahatang sitwasyon. May no? Ano, kung i-apply natin ang pangkalahatang sitwasyon, yung kung lahat kiwalaw ka ng moral, anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na which is udu ila sabil rabbika billati hiya ahsan. Meron tayong ihsan, meron tayong tinatawag na sabi natin mur. So yan ay lahat ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang duda ang pinaka the best example pagdating sa tinatawag na dawa, pagbibigay ng sermon, pangangaral at iba pa. 'Di ba? Nakikita niyo ang isa sa mga isang tao, isang Arabo na umihi mismo sa loob ng masjid. Oh, sa loob ng masjid, umihi sa Masjid Nabawi, umihi yung Arabo na ito, subhanallah. Tapos sino nag-react ng harsh and violent reaction? Yung mga sahaba. Si Abu, lalong lang si Umar Khattab, yara sa da'ni adrub uno ka. Hayaan mo ko propeta ng alaw, tatagain ko yung liig nitong Arabo na ito. Okay? Pero ang sabi ni propeta sa da'ya Umar, hayaan mo siya Umar. Hayaan mo siya. Hayaan mo mairaos ang kanyang nararamdaman sa ano ganyan. So yan ay hikma ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung i-apply sa tayo yung kulil haki man, wala naman, hoy Arabo ikaw, wala kang yaka, mga ganyan-ganyan. Ay, hindi po, hindi. Malina? Okay po, na okay. So, kaya nga't yung Arabo na ito, dahil sa, awitin mo lang, pakatapusin muna ako, okay? Dahil sa tinatawag na kabaitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam niyo ba, nag-Muslim ang Arabo na ito. At ang sabi ng Arabo na ito, Allahumarhamni walakhul jinnataka ma'ahada rajul. Okay, ma'ahada rajul. Walay sa ma'ahada ashabi. Ibig sabihin, Allah, ako ay kahabagan, mapapasokin mo ako sa paraiso kasama yung taong ito, si Propeta Salam, at huwag mong isama yung mga kasamahan niya. Biro mo. Dahil yan sa tinatawag na sabihin natin, dahil sa, yun yung reaction, ika nga, counter reaction, doon sa kapag pangit yung, ano mo, yung approach mo. Now, kung lilahaki walaw ka ng moral, magsabi ka kahit kahit na masakit, kapag in, maaaring interpret yun na in a good way. Okay? Kahit yung masakit siya, pero in a good way. Kasi ang totoo ay masakit talaga. Okay? Masakit talaga yung katotohanan, but in a good way. Okay? Okay, thank you. Since may tanong po ako. Yes po. Ayoko pong mag-judge sa kanila, pero hindi po ba tanggap yung ano nila, yung fasting nila, kasi may dalawang nag-live-in na ano, Muslim po, tapos nagpa-fasting sila. Automatic po ba yun na hindi tanggap? No. Ang bagay na iyan, pag-live-in, ika nga, ay hindi ito tahasan na nasasabihin natin na ito ay nakapagpapulong visa ng fasting. Hindi ito tahasan, ika nga. Okay? Ang live-in na ginagawa nila ay kasalanan yun. Magkakaroon sila ng pananagutan sa bagay na iyan. Hanggat, halimbawa, nagpa-fasting sila, okay, sa ganitong tanatawag na kalagayan, tapos yung fasting na ginagawa nila ay tama. Iniiwasan nila yung mga bagay na pagpapulang bisa ng kanilang tanatawag na pag-ayo, no? Okay? Iniiwasan nila yung pagkain, pag-inom, pagkikipagtalik, o ano pa mang katulad nito. Iniiwasan nila yung mga bagay na mga bawal sa pananalita mo na nagawain habang sila nag-ayo, no? Their ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, bi'id nila, tanggap yun. Okay, tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala yun. Pero meron silang mga violation o kapag ginawa nila yung mga bagay na kung saan, halimbawa, labas sa Islam, sa gabi, o ano pa man na hindi na pinapayag ng Islam, that's a violation to Allah subhanahu wa ta'ala. At meron siyang panagutan sa bagay na iyan. So, wag i-connect yung isang gawain, papunta sa isang gawain, paghalu-haluin, at isa na yung hukum. No. Okay? Sabagat, they are different, ika nga case, sa bagay na iyan. At nagsasala sila, halimbawa, malinaw, parang adan at saka yung ikama. Okay? Hindi porque walang adan, ay hindi tanggap ang pagdarasal. Parang adan o ikama o kay tsaka pagdarasal. So magsala ka nang walang adan, tanggap 'yun. Malinaw? Pero pag may adan, alhamdulillah, mayroong ganting pala. Malinaw? So hindi ibang hukom ng adan, ibang hukom sa tanatawag na pagdarasal. Similarly, ganun din. Ibang hukom sa tanatawag na ginagawa nilang violation doon sa ginagawa nilang pag-aayon. So long na ang kanilang pag-aayon ay tama, ginagampan nila 'yung mga bagay na kung saan napapalibot ika nga na may kaugnayan sa tanatawag na pag-aayon, no? Iniiwasan lang yung mga dapat na iwasan habang sila'y nag-aayuno. Dear ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-aayon na yan, inshallah bin nila ay tanggap sa kapahintulutan ng Allah. Okay? Allah wala bisa. Okay, malinaw po. Okay, now, Assalamualaikum po. Last na to kasi wala na tayong oras, so mag-tafsir na tayo. Sige po. Okay. Go ahead.
Cheryl, ay ba? Oh, tanong ko lang po sa ano, yung sa time ng pag-break ng fast, ano pong hintayin? During Adhan or after Adhan? Pag-break ng fast? Opo. Okay, yun nga, sabi natin kanina, malinaw yung, I think, kung kayo pinakikinig kanina, ang Adhan ay hindi default, hindi basic, ano po yun, na sabihin natin na basihan para sabihin natin, mag-break ng fast. Kung sigurado yung Adhan na ito'y talagang pumasok na yung paglubog ng araw, pag lumubog yung araw, pumasok na yung lumubog na talaga yung araw, saka nag-Adhan, ibig sabihin, ay pwede ka na mag-break ng fast. Pero lumubog na yung araw, lumubog na yung araw, pero wala pang Adhan, hindi mo kailangan hintayin pa yung Adhan. Tiyak ka, lumubog na yung araw, ikaw nga, doon ka magbate sa paglubog ng araw, hindi sa Adhan. Okay, tapos. Okay, Afwan. Okay, ngayon ay dadako tayo ngayon sa ating tafsir, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kailangan ipatayin ko muna to. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Elias. Thank you.